sa araw na ito. Ang kapayapaan ay sa mainong lahat. Pagbahaginan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Sapagkat kayo'y naririto at nakikita ang inyong mga bilang. Ngunit ang nais ng Diyos, kayo'y magkaroon ng kapayapaan. Ako ang Espiritu Santo na inyong kaharap sa mga oras na ito. Hindi nyo man nakikita ang aking buwangis. Ngunit kung bukas naman ang inyong kalooban, ako'y nadarama sapagkat ako'y nananahimlayan. Ako ang ipinagkaloob sa inyo ng Diyos upang kayo sa inyong buhay sa araw-araw ay samahan. Tulungan upang pagkalooban ng mga gawain makabubuti para sa inyong pangkinabukasan. Ang araw ay patuloy na dumarating. Ang gabi ay patuloy na dumarating. Ngunit ang nais ng Diyos sa bawat araw na dumarating, kayo'y gagawa ng mabuti. At sa pagdating ng takipsilin, kayo'y mamamahinga upang sa kinabukasan, kayo'y mayroong lakas upang gampanan muli ang mabuting gawain ng isang taong nagmumula sa Diyos. Aking mga minamahal na lingkod at hinirang ng Diyos, naway isa puso at isa isip ninyo ang inyong mga naririnig, sapagkat ang Diyos sa inyong panahon ay hindi nagbibiro, sapagkat ang kanyang sinasabi sa inyo ay pawang katotohanan at magbibigay ng kaligtasan. Marahil ang isang taong malalim ang pananampalataya sa Diyos, ito ay batid na. Kaya naman kayo na naririto, naway lumalim pa ang inyong pananampalataya, sapagkat ang kawan na ito ay pinili ng Diyos upang gampanan ang isang mahirap na bagay na maunawaan at ipaliwanag sa marami sang katauhan. Ngunit ako ang Espiritu Santo ng katotohanan. Ang sino mang tumatanggap sa akin ay aking pananahanan. Ang sino mang tumatanggap sa akin ay bubuksan ko ang kanyang kalooban at isipan upang ang kaganapang ito ay maunawaan ng sanlibutan. Kaya't mapalad ang tumatanggap sa katotohanan na ang Diyos ay namatay at muling nabuhay, at ang Diyos sa inyong pagtawag ay siyang magliligtas sa inyo sa araw-araw. Kaya't kayo na kanyang tinawag sa araw na ito upang kanya ay muling maging katipan. Naway, italaga nyo na ang inyong sarili sa kanyang gawain, sapagkat ang sino mang nagtatalaga ng kanyang sarili sa gawain ng Diyos ay hindi mapapahama magpakailanman. Amen. Ang diablo ay hindi kayo kayang binlangin. Ang diablo ay hindi kayo kayang lituhin, sapagkat kilala ninyo ang Diyos na inyong pinaglilingkuran. Kaya kayo na naririto na mga lingkod at hinirang ng Diyos, ako ang Espiritu Santo. Sa oras na kayo'y naguguluhan, ako ay inyong tawagin upang kayo'y aking gabayan, upang ipahayag ko sa inyong isipan at sa inyong kalooban ang katotohanan
na mayroong Diyos na dapat sambahin ang lahat, na mayroong Diyos na dapat paglingkuran. Sa tuwing kayo ay gagawa, nawa gawin ninyo ito ng mayroong buong pusong pag-aalay sa Diyos na tumawag at humirang sa inyong lahat. Gumawa kayo ng mayroong pag-ibig at ngumiti kayo sa harapan ng inyong ginagawa, maging mahirap man o madali. Sapagkat ang buhay dito sa sanlibutan ay hindi ganon kadaling harapin, sapagkat bilang isang tao darating ang pagsubok, darating ang tukso. Ngunit kung matibay ang inyong pagkilala sa Diyos at pananampalataya, kayo ay hindi niya kayang tuksokin ni munti man lamang, sapagkat ang Diyos ang siyang sasako sa inyong puso't isipan upang ang inyong isip ay manatiling naglilingkod, upang ang inyong isip ay manatiling nagpupuri sa pangalan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Batid ng Diyos ang kahinaan ng lahat. Batid ng Diyos ang mga kasalanan na gagawa ng lahat. Ngunit ang Diyos ay laging handang magpatawad. Ang Diyos ay laging handang tumanggap sa kanyang anak na wagas ang pagsisisi at tumatalikod sa kasalanan. Kayong lahat ay mayroong kahinaan. Nawa sa kahinaan iyan, hingin ninyo sa Diyos na kayo'y kanyang palakasin upang ito ay inyong mapagtagumpayan. Tandaan ninyo, walang tao dito sa mundo na namumuhay na hindi radaranas ng mga pagsubok at suliranin. Kaya't magpakatatag kayo at maging matibay sa inyong pagsunod sa kanyang kalooban. Bilang tao na namumuhay dito sa mundo, nawa kayo ay gumawa ng nauukol sa nais at kalooban ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa gawain ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikipagtipan sa araw na ito. Nagtalaga ang Diyos ng pakikipagtipan upang ang kanyang tinig ay patuloy ninyong marinig. Naway sumainyo ang tinig na iyon at manahan sa puso ng nakapakikinig ng katotohanan na ang Diyos ay namatay at muling nabuhay at handang mag-alay muli ng kanyang sarili para kayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Nawa, itanim ninyo sa inyong puso, itanim ninyo sa inyong kalooban ang mga bagay na makabubuti para sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo, mga minamahal na lingkod ng Diyos. Salamat sa inyong lahat. Salamat.